Yon guys, welcome no. Ngayon pupunta tayo ngayon sa Green Hills kasi nakakuha tayo ng cabinet sa Collective Base Center Mall, no. Yung bago nating pwesto, bagong venture ni Nick Nock Finds, ni Nick Nock, no. So, maglalagay tayo ng mga stocks doon kasi today yung schedule namin para maglagay tayo ng items. Okay? So, cover natin 'yon. Kaya lang yung dala yung ano ko eh, yung mga gamit, so we will hanap na lang paraan para may cover natin na maayos yung ating paglalagay ng toys sa display for sale sa Collective Base. Okay, by the way, ang cab number is 114. Okay, so later mga drive muna ako. Okay, bye guys. Nick Nock Talk. Woo! Ayan, dito na kami sa Green Hills ni aking partner in toy crime. Ano yun? Toy brother. Ito yung mana namin. Dali namin doon sa Collective Base. Konti lang nila niya eh. Konti lang ba yan? Konti lang yan. Konti lang. Hindi ko naman natin mapagkakasya ito eh. Sige, mainit. Bababa kami mamaya. Mamaya, tingnan natin kung ano magiging laman ng mga yan. Okay? Bye! Dito na kami. At kami inihigal. Ito pa, pupunoy namin. I-level lang muna kami ng mga prices. Ito nakakuha ng ano paraan eh. Ako hindi. Hindi namin alam pa ng pagkakasya. Magkakasya ba yun, pre? Malamang hindi. Magkakasya namin lahat yan. Saka to. Dito. Okay, so nasa ano kami? Cab 14 ng Collective Base Theater Mall. Sa malapit sa may Starbucks. Diba na Starbucks actually? Sige, mamaya ayusin muna namin to. At yun na nga. Napagkasya ba natin, pre? Napagkasya ba natin? Ito na. After ilang oras, mga 2 hours na pag-aayos, naayos na namin. So ito na yung cab natin, no? Ayusin ko lang. So officially, ang Nick Nock Finds, ito na, makeup na tayo. Yeah, want display. Meron pa tayong mga hindi na ilagay. Yan, kundit sa baba. Pili. Corner na ko natin eh, kaya maganda yung pwesto. Kabila. Puntahan nyo kami rito sa Collective Base Theater Mall Green Hills. Yun! So makita nyo yung in person. Ano, meron ka pa hindi na ilagay? Konti na lang. Napagsiksik namin ito. May mga hot wheels pa siya. Mga finishing touches pero tapos na kami. Yun. So after this, may mga pauhihan naman tayo na. Pauhihan naman. Gastos na naman. Bayad na rito. Bayad na na. Gastos na naman. Kakain na tayo. So, oo nga, tama. Gastos na tayo. Oo siya guys, kain muna kami ha. See you. Ayun, so nasa bahay na tayo at nakapaligo na, nakapag-pressure up na. Medyo pagod kasi doon sa ating pag-ayos ng cab, medyo nagtagal tayo doon sa pag-obra kasi medyo mahirap isalansan doon sa cab nga natin eh. Kailangan kasi kita lahat ng angulo, which is nagawa naman namin. Hindi lang nga, meron tayo mga iba pang mga items na hindi niya ilagay, pero it's okay kasi pag nabuwasan naman yun, mag-repeal na naman tayo ulit. Anyway, nangyari kanina, so okay na yung cab natin, no, doon sa Collective Base Theater Mall. Bisitahin niyo po yun, nanonood po yung mga some items ni Nick Nock Talk, no, na yung Nick Nock Finds, no. Hindi kasi sa buong cab, kaya meron pa tayo natira dito, pero eventually, no, baka mailagay natin doon sila. Okay, and then ang buenas kasi nung
Nandun tayo sa Green Hills, nag-group tayo, nakakakuha na lang tayo ng mga isang staff ng mga papatid natin sa inyo rito. At dumating na rin yung ating package from Texas, no? Yung mga ating in-order na mga pre-orders, mga subscription ng Amazon. So, dumating. Ito yun. So, papakita ko sa inyo lahat kung ano itong mga to. Ayan. Isang box na ganito. Isang bag na ganito. Ito ba? Saka ito pa. So, halula to guys, no? From Philippines, galing sa inyong bansa. So, itignan natin lahat-lahat ang bawat isa, no? Tapos, diretso, lagyan na natin ng mga PPG price, no? So, nung nagpunta tayo doon sa Collective Visitor Mall, so, meron pang mga nakalagay doon sa cab natin, no? Hinakotan nila. And then, may nakita tayong tatlong klaseng soda, no? Na ibenta nila. And luckily, nakakatawa, nakuha natin ng mura, no? Kasi, nakakuha ko nito, dalawang sealed. Okay. Na Arwen na pwede na gamitin sa pag soda bottle change namin ni soda cheese bottle namin ni Iya, no? At nakuha ko to ng 1,000 pesos kasama yung isang regular na Ochacho Ora-Ora. Natago ko na eh kasi meron tayong cheese dati noon, wala tayong regular kaya sinama ko na eh nakahalo na sa mga soda ko, soda natin, kaya hindi ko na kukunin na eh. Pupost na lang picture nila ng dalawa. Ito, nakompleto na. Yung regular, yung nabili natin. So, plus to, nakuha natin ng 1,000 pesos. So, si itong tatlong soda, dalawang sealed, saka isang open na common na Ochacho Ora-Ora, nakuha natin siya ng 1,000 pesos. No? So, ito yung ano. Ito yung si Arwen. Okay, sa Lord of the Rings. Yan, ano pa yan, 2022 Winter Convention exclusive. Kaya medyo mura to actually, no? So dalawa to. So tingnan natin kung magkano yung PPG price, no? Yung Ochacho common lang 'yon, mura lang 'yon, pero silipin na rin natin kung ano yung PPG price niya para at least meron tayong guide. Kung magkakaroon kayo ng ganito, punch ng Lord of the Rings, hindi pwedeng wala to sa Arwen, no? Malaking part ng ginawa niya sa Lord of the Rings. Eh. Okay. One of my favorite movie rin niya, Lord of the Rings. Kaya lang, dito nang collecta ng mga items niyan. Pwede mo, yun. Tignan natin. Si Arwen. Okay. Ah, yung cheese niya with sword, no? Yung regular niya is, yung, yan, nakatayo lang siya, wala siyang sword. Okay. Ito. Ayan. Yung cheese niya may sword. So, pag nakuha natin to ng may sword, walang sword on 15, pag may sword is around $40 to $65, pero sealed can, tingnan natin ng Arwen sealed can, gano'n ba si Arwen? Okay, si Arwen ang sealed niya is walang price. Ba't walang price? Tingnan natin. Okay, wala siyang price eh. So then, walang price, siguro ino natin sa ano, sa Pangko app. Kasi doon sa Habidibi wala siyang price, nasa sealed. Although meron siyang pagpipilian doon, pero yung sealed mismo wala siyang price. At hindi makita ng Pangko app. Bakit? Wala. So anyway, tingnan natin kung magkano to. Arwen ba? Arwen. Okay. Wala siyang ano, wala siyang price, hindi siya ma-detect, no. Pero maybe siguro ano to. Since ano to exclusive to, ang price siguro nito nasa isa, I think nasa 1K, no. So dalawa 'yon. So lumalabas kung 1K 'yon. Dalawa to, so Toki bali price natin, no? Yung dollar value, hindi ko sure kung magkano yung actual value ng gantong exclusive, pero usually alam ko $18 ba yung ano, yung SRP ng isang sealed soda, no? Pero si sticker, hindi ko alam kung 18 din. Pero nung soda kasi nung nagkaroon ng ano ng Pangko, yung New York Convention, no, nung shared sa Cubao, sa Gateway,
nasa 1,000 pesos din siya, no. So parang ganun din to kasi last year to, no. Si Ora, si Chacho Ora Ora, no. Ang value niya yung common is 372. No. So lumalabas doon pa lang tubo tayo. Tayo nakuha natin, no, sa yung pinagpalitan ng cab natin, nakuha natin to. Sa kayo Ora Ora, si Ochaco Ora Ora, no. So yan, sasamahan ko natin sa Pilipinas lang to. And then umikot kami ng tropa natin, and then napunta kami sa Dandadan Toy Kingdom at meron silang sale, no. And umikot-ikot kami, may nakuha tayo roon, syempre. Ano nakuha natin? Hindi sa collection, pero kasi sobrang mura, sayo naman. So I cannot resist the temptation to buy this beautiful 6-inch pop. Na actually ayoko ng 6 inch, gusto ko 10 inch, pero since mura, kinuha na rin natin ito. So then this is a Maleficent 10 inch, 6 inch dragon, no. So yung box niya may mga konting dent, no, kagaya niya, no. Kita niyo ba? Dito. Yeah, ano, parang baon siya. Kita ba? Hindi masyado. Anyway, saka ito parang fold, hindi folding, eh. Ayan, kita niyo. Parang may gas-gas. Pero hindi naman masyado. Pero goods pa rin yung box ito for me. Baka nasa mga, ano to, 9. 8.5 to 9, no? Hindi ko lang alam kung meron tong, ano, kung meron tong protector persona. Meron, na tingnan natin. Ang ganda niya, yung tingnan mo. Glowy dark siya, tapos, yun, flame nakakalat, oh. Yung 10 inch ito, hindi nakaganyan, eh. Well, nakanganga lang, eh. Pero itong 6 inch ito, ang ganda. Siguro kung dito yung mga kulang 10 inch, okay na sa akin to. Kasi gusto, parang gusto kong kumpletuhin yung magkaroon lang ako ng mga villains ng Disney, no. Nakakuha na tayo ng nabenta ko na pala yung Hades, no. Pero sana kung makakuha tayo. Ito gusto ko sana yung 10 inch, eh. Pero kung wala pa tayong makakuha, maybe this will do muna, no. So alam niyo mga na nakuha to. So then kita ba? Ayan, from 1.4, binenta lang 600. Kaya, good din sa akin to, no? Tapos, checkin natin. Ang ganda nito, yung. Ang ganda niya, actually, no? Parang ayokong tuloy siyang ibenta, no? Baka sa akin na lang to. Tingnan natin yung kanyang value, no? Nakuha natin siya ng 600 pesos. And then, yung value niya, checkin natin kung magkano na. I think, itong mga Disney naman na ganito, hindi masyadong tumataas na mataas, eh. Pero, tingnan natin, baka may value-value na itong ano natin. Okay. Ayun, no? Lumabas. Glow in the dark. Aba, mukhang may presyo to, ha? Box ng SE. SE ito. Kasi sa, ano pa ito, sa bank, back of lunch, ang, ano, ang kanyang exclusive, no? SE. Wow, $55 pa, oh. Grabe. $55 pa itong Maleficent na 6 inch. So, parang gusto ko siyang itago, no? So, anyway, dyan ka muna. Okay. Tapos, merong yung tropa natin, no? Maraming salamat nga pala kay Sir Ardo Brillante sa mga tropa natin. Binigyan niya ako ng t-shirt nila noong organization nila. A leak ni Judas. Parang maganda, no? Suot na natin, okay? Chin! Magic, di ba? Itong ganda. Okay, gusto ko. Kay Bigito ng barkada natin, no? Isa collector din, no? Si Ardo Brillante. Bro! Maraming salamat, no? Maraming salamat sa regalo mo. Suot na natin to sa buong video natin. Tapos, nagpunta ko sa bahay dito at nagkaroon kami ng konting boost, no? Nagkwentuhan, getting parang yung mga patagasim niya nagkasama nito, eh. So ngayon nila nagkainuman, kasama yung tropa natin, ang si Rex Ramos, na collector din, pati si Ed. And then eventually, pag nakita siya ng mga stuff, kayo gano'n kami, pag nakita ng mga stuff ng mga kailangan, eh binibili namin para siyempre, panikita, pwedeng ibigay or siyempre, babayar namin. So, kinuha niya ako sa mga comics na niya hanap ko. Ito, nakuha niya ako ng ano, Iron Man number 1. Okay, ang ganda ng art. I don't know sino artist, subscribe niya sa akin, umutang ko, eh. Ito yata si ano? DR Mata. Ayan, ito. Iron Man 1. Okay. Kasi Iron Man na yun, eh. Iron Man collector yon. So, ako naman, gusto ko sometimes yung mga number one na issue yung binabasa ko, no. Tapos, nakuha na ako nito. So, matagal ko nang pinapahanap to.
yung variant cover na Immortal X-Men, no? Actually, Sin of Sinister, pero Emma Frost yung kanyang cover. Tapos si yung costume ni Mr. Sinister, inadapt, minash up kay Emma Frost. Ang ganda ng kanyang labas, ang grabe. Oh. Shit! Ganda! Variant edition to, no? Ang ganda nung ano, ganda nung pagkakabanat dito kasi Emma Frost din yung ating main collection, sexy niya rin ito. Ganda nung mashup din ni Emma Frost pati ni Sinister. And then, may gem art tayo nakuha, no? Ano rin to, Dynasty of X ba to? Pareho ba to? Oh, yata, I think, no? Sa Sin of Sinister din to, yo? Number one din, no? Ito na may art gem variant. Oh, best Emma Frost ever na nagawa, I think, no? So, hopefully, mapaslab ko to. Gusto ko mapaslab to kahit bago lang, no? Papaslab natin to. Dadalhin ko to. Tapos, hindi ko siya babasahin. Bibili ako ng copy na pwedeng basahin lang. Pero to, tatago ko to. And, papadala natin to sa CGC, no? Sana maging 9.8 yung grade, no? Hindi ko bubuksan to. Iyan ko to. Unread, no? Nalagay natin doon sa top loader, no? Para safe sa biyahe. So, yan. Sino ko natin sa case ating kaibigan. Parehado, brillantes. Many thanks sa'yo, pare. Talagang magaganda yung naibigay mo, no? Gustong gusto ko. Okay. And then, dumating na nga yung package natin, no? Doon sa from Texas, galing sa utol ng ating kaibigan na si Ed Tengson, no? Maraming salamat, collector din niya, no? At ito yung manakuha natin sa kanya na to, no? Simulan natin sa puro comics. May isang comics pa rito. Ito. So then, alam nyo na, nakaganyan, di ba? So, anong comics yun, di ba? Slab to, okay? Kaya lang, wala yung cutter ko. Sandali lang. Ting! Magic, no? So, ito na. Buksan natin. So, unbox natin. I think, nakuha to ng ano eh. Ng parang worth... 2,700 ba? 2,700. 2,700, no? 2,700 siya nakuha. I-add natin kung magkano. Lahat na nakuha natin. Yung comics, hindi ko siya ma-value kung magkano eh. So yung nakukuha lang doon kung magkano, yun naman ko, pero yung mga value hindi. Oh, ganda. Shit, yung pinakihintay ko. So sa preview, mga ibang sa mga videos natin, meron akong pinakita nito, yung una nito, ito yung pinaka gusto ko, yung huli. Hindi man huli, pero yung sa kukulektahin ko, ito yung gusto kong pinakahuli. Okay, slab siya. Okay, ano slab? Ito na. This is a X-Factor 9.8 na 100. Grabe to, no? Ang hirap magpa 9.8 nito kasi makikita nyo yung pinaka ano yan, no? Dark color tapos foil. Grabe. Nice, salamat. 9.8 dyan, guys, oh. Ano ba? 9.8. Grabe. Pangalawang 9.8 ko na yata to, no? Ganda. Shit. Give me chills. Okay, magkano kaya ngayon to value? Tingnan natin, no? Ganda, oh. Nostalgic. Meron tayo nito, guys, eh. Yung unang X-Factor na Havoc team. Nagkaroon na tayo nito. Noong 71. Tapos, ito yung 100. Ito yata yung lost, namatay si, ano? Si Multiple Man. So, grabe, grabe. Tingnan natin yung magkano to. Alam ko, 27 ko nabili to, eh. Pero, tingnan natin yung value niya. X-Factor, 100. CGC 9.8 yun natin. Then, wow, $65. 69, merong 69. 171 pa, may nakikita ako. 85. May 200 po. Sabihin natin ano? Sabihin natin $70 tong X-Factor, no? Nakuha natin itong 7, tapos nakuha natin ng ito, $70 na lang. Para igit na natin, kasi merong mga 100 plus, merong 80, may 90, may 63. Pinakababa na kita ko 65 actually, no?
itong gantong grade. 9.8 to guys, 9.8. Grabe. So, yan. Sino may art? Si Al Milgrom. No? Ganda. Ganda, ganda, ganda. Itong foil, okay? So, $70. Nakuha na, ano na natin, ang i-ano natin, i-grade natin sa kanya, okay? And then, sa mga, ano tayo? Sa mga pop, huwag mo na, huwag mo na. Matay nakuha itong hindi pang pop, no? Ito yung sa mga nakuha natin. Nakuha ko to, ayaw na kalimutan ko na, siguro mga $80 to $20. I think mga 18 plus tax, sabi natin, $20, no? So, $20. So, actually, kinano na namin ito eh, parang sa 1.8 yata, o 1.9 ko siya nakuha. Tapos yun natin, medyo mababa lang to, I think, you know? Pero, this is not actually line ng collection, pero maganda kasi, kaya natin kinuha. This is a McFarlane line, no? McFarlane line, na tas DC pa. So, ano yung nakuha natin? Ito, ganda, grabe, tignan nyo. Tendra din, ang ganda. Shit. This is a 12 inches 30 centimeter PVC statue ni Black Adam from McFarlane's Toys, okay? Ganda oh. Grabe. Italian ganda oh. Kahit sabihin mo si Daraksha or si Dwayne Johnson kasi hindi ako fan ni Dwayne ng Black Adam ni Dwayne Johnson. Mas fan ako ng Black Adam na comic version, pero ang ganda nito. Ganda pa ng box, bumubuo pa. Grabe, ganda yung tsura niya. Pag nabuo mo siya, parang ganyan yung scene, no? Tapos, meron dito, dito mo siya tatayo, no? Sana ginawa nilang clear to, no? Hindi yung metallic na aluminum. Sana cleared para medyo yung effect nandun pa rin. Okay, ang ganda nung ano ng kapa niya, oh. Grabe, grabe. Sulit to, guys, para sa 1,900 na nabayaran ko. Sulit to. Tingnan natin kung may PPG price to. Sana meron. Alam ko meron action figure si ano eh, si Hubby DB, no? Pero parang ayokong dispose to, parang gusto kong tago na lang. Ganda. Ganda niya. Pag-isipan muna na natin, no? Aba, mukhang meron. Tumunog. Aba, meron! Meron, no? Magkano ka? $23, almost the same, no? Hindi nagbago yung price, pero so, okay, ang ganda nito. Bakit tago ko lang to? Display natin eventually, no? McFarlane, no? Ganda, ganda. Okay. So, tago na natin. Ganda ng box na, sakto. Sakto yung box niya, oh. Pang Amazon na box. Oh, ha? Diba? Sakto-sakto, eh. Tago na natin to. Hindi mo siya box, pero sumakto, eh, no? Ganda. Okay. Black Adam. Tapos na tayo. $20. And then, ito, puro Funko Pop na to. Ito, mga collection natin to. I think ito yung binubuo natin. Itong sinang nakuha ko is si, as the sorter said, is Vulture ng Sinister Six. Save, binubuo natin yon. At meron tayong tatlo, no? Tatlo yung dumating dito. Eh, ba't ganun? Tatlo yung dumating. Tatlo. Ba't ganun? Ah, okay. Kasi ano to eh? Sinister Six P to. 1, 2, 3. Ilan yung sa akin doon? Sinister Six. So, pito. Kasama si Spider-Man. Okay, meron tayong Sandman. Ah, okay. Dalawa pa lang sa akin. Sandman, saka si Kraven the Hunter. Meron tayo doon. Tapos, eto, tatlo. Plus, meron pa akong dalawa. Nabuko na to eh. Nabuko na to, pero nagka yung shipping, hindi lang nagkasabay. Pero ito yung tatlo dumating, tapos meron pa akong dalawa. Yung dalawang natitira na nasa US pa, nasa Texas, is si Dr. Octopus and si Electro. So, ito ngayon yung Vulture, no? Ayan, Vulture. Ayan. So, nakuha natin. Mukhang mababa itong video nito. At syempre, good yung box kasi galing ito sa Amazon, no? And maganda yung pagkakapackaging niya. Tapos meron pa siyang sorter box. Nakamutan ko na kung magkano ko ito nakuha. Siguro nakuha ko ito ng mga around $8 to $9, no? So, lagay natin. Siguro $9 na kasama tax, no? And then, ang current PPG price ito, actually, mura na ito eh. Hindi na masyado siyang mahal.
Pero right now, may nakikita ko nag-i-vendor ito sa Pilipinas is nasa 1.7 pa rin, no? Pero sa mga seller, hindi na ganun kamahal siya. So, mga 1,900. Bubuhin ko ito eh. Gagawin ko siyang piece sa center table na coffee table lang gusto kong gawin. Okay, so si Vulture. Oh, $30 po. Nasa ano pa rin? Nasa almost 1.5 pa rin ito, no? No? So, not bad. Pero, syempre, sa atin, hindi ganun nabibili eh. Kaya marami pa. Pag nag-sale, usually yung mga retailers natin, nababenta siya ng mas mababa. 20%, 30% off. Kaya kung sinubuin, walang problema. Medyo mahirap lang hanapin si Kraven the Hunter, lalo na lalabas ngayon yung movie niya. Kaya baka, ano yun, baka medyo maging hot yun, no? Tapos yung Doko kang pinakamahal, I think, no? O, nagkaroon na tayo na, no? Tapos, ito naman, Mysterio naman siya, no? So, nakuha ko to sa Amazon. Oh, shit. So, yung tupi yung box. Yung isa, Vulture ang tama ni isa. Siya meron. But anyway, bubuksan ko naman to. So, walang ano, walang ganito yung ano. Walang sticker na beyond amazing yung Vulture ko. Pero okay lang. No? Ganda ng Mysterio. Galing ng effect niya. Nabubuto guys eh. Pag nakompleto natin, papakita ko sa inyo ng buo, na buo unbox natin yun. Okay? Mystery. Nakuha ko rin to, I think mga $9 din lang kung nakuha to. So, kung $9 to, tingnan natin kung magkano yung PPG niya. Baka ano rin to, baka around $30 lang din to, no? Patingnan natin. Baka mamaya tumaas eh. Kasi lumabas yung Freddy Funk ko na Mysterio. Magkano? Mysterio? Hindi ko lang bakit hindi masyadong nabili to eh. Ang ganda niya pag nabuo. I think yung electro lang medyo off dose sa scenario, no? $30 din to guys. $30, no? So, dalawang $30. Tapos, nakakuha tayo ng sa pa niyan, ito yung Spider-Man to. I am sure si Spider-Man to. Ba, pagkakuha tayo Spider-Man ano, ha? Spider-Man na figure first time. Ito, meron din ano, biyan do. Yung electro wala. Anyway, bubuksan ko naman yan. Ay, yung Vulture. So, okay lang. So, ito mga na yung box, I think. Ah, mga na yung box ito. In pristine condition. Ganda nito, oh. Yan. So, nabubuhon siya, eh. Parang magkakaroon siya na parang natanyan sa parang nasa floor siya. Mabubuo yan, no? So, papakita ko sa inyo pag nakompleto natin, no? So, Spider-Man ito, medyo mataas ang konti ito. Nakuha natin ito ng $11. Tatanda ko. So, lumalabas, $11. Tignan natin PPG. Malamang ano rin to. 30 or more siguro ng konti. Siguro mga 32 or something. Kasi mas mataas sa Spider-Man ng konti. Pero yung alam ko doko ang pinakamahal eh. Spider-Man. Okay, Sinister Six Spider-Man. Okay, sa comics hindi ito yung Sinister Six eh. No? Tignan natin kung magkano. Ay, lumabas na. 30 rin pala. 30. Pare-pare sila, no? $30 din siya, no? Si Spider-Man. Now, no? Now, yung dalawa na lang na natitira dito, nakikita ko. Pero actually, marami pa to kasi meron pang hindi napadala sa atin. Kasi nga, medyo sobrang dami nun. At nalit yung dumating. Sa next shipping, ako po, mas marami yun. Pero, ito, isa to mga inihintay ko kasi gusto ko rito yung t-shirt. No? And yung mga kanyang pop, yung iba gusto ko, iba hindi, pati yung mga ibang iba pang mga kasama nito. Yung pin, binibigyan ako kay Ed. Ano to? Ito yung Collector Corp box ng Amazon. So, monthly na subscribe tayo. Lahat ng Marvel, binibili natin. Wala pa rin i-skip, no? So, although kahit sabi na pangit tong Guardians of the Galaxy na pa, pero kinuha pa natin kasi gusto ko yung ano niya. Gusto ko yung t-shirt niya, no? Saka mura lang naman eh, kasi nasa $30 ang SRP nito. So ngayon, tignan natin yung laman. Supposed to be may t-shirt to. Nakasay sa akin XL. So ito yung t-shirt. Ito yung pin muna. Si Rocket. Siyempre, alam nyo na kung muna to. Kay parang Ed na to. Parang Ed! Pin ka ulit. Tapos meron tayong t-shirt, no? Ah, si Groot pala to. Saka si Rocket sumasayaw. Diba? So hindi ko na bubuksan muna to kasi marami pa yung t-shirt. Hindi ko magagamit, no? Meron siyang, itong ganda ng ano? Ganda ng sticker. Lalagay ko dun sa lagyan ako ng mga laruan. And then, ito yung susunod. The Marbles, which is meron na rin tayo. Kasama na rin natin. And then, ito yung dalawang pop. No? Ano ko natin?
Then si Ayesha at si Adam Warlock, no? So open natin. Hindi pala open, buksan natin. Hindi ko siya planong kolektahin. Kung may bibili, baka iset natin, no? So tingnan natin kung magkano. So nasa $30 ba? $30 yung bili natin lahat dito. Pero usually yung t-shirt kasi guys, nasa mga 1K na yung bentahan niya, no? Or 800 pinakamura. Ay shit, damage yung pop, oh. Nasa box pa naman, no? May konting grease dito. Usually walang damage ang MCC kasi sa box niya, pero ito mayroong konting grease dito. Si Adam Warlock pa natapat, no? Yun lang naman nakita ko, no? Pero okay pa rin naman yung pop niya. Maganda to actually, kaso pangit lang characterization ng ginawa nila kay Adam Warlock sa movie, no? Ginawa nilang sobrang bata, no? Sobrang comedy. Kaya idol ko to sa comics . Kaya lang yung sa movie parang hindi justable yung ginawa sa kanya. Okay na ginawa dati, may binabalutan ng papel . Ngayon wala . Ano to? Adam Warlock na may hawak na baboy, carrying war speed. Kano siya? $16 lang. Ang baba mo, Adam Warlock. Bakit? No? Si Adam Warlock, $16. Ako din, 30. 16. Kaya natin kung mababibit natin yung 16 natin, yung ating 30, no? So, si Ayesha, ito naman yung kanyang mother year. Si Ayesha, yan. Ito, mga maganda yung box ito. Maganda yung box. No? Wala pa itong figure to . Ito yung kanang-unang ginawang figure ni Ayesha, no? Yung mother niya. So, kung may gusto, sabihin nyo sa akin, kontakin nyo ako, comment down below, and then maganda yan ng konting deal, no? Ayesha, magkano? Ayesha is, mataas si Ayesha. Ayesha is $29. Okay, Ayesha pa lang, nabawi na natin itong box na to, tapos may t-shirt pa tayo, and then may Adam Warlock pa tayo, pati yung sticker, yung pin, yan, nakuha na natin siya. Okay? So, yun yung nakuha natin. Dito, sulit na tayo rito. Yung t-shirt, hindi naman natin gigrade na yan, i-PPG na kasi gagamitin naman natin yan. So, bubuksan natin yan. XL size akin. Okay? Tapos, last and but not the least, although pangit yung movie, sa akin maganda yung movie ng Guardians of the Galaxy 3. Hindi lang, for me, hindi lang masyado nabigyan hustisya yung character mismo ni Adam Warlock, no? Pero yung movie's good, no? Ito, tong The Marvels, pinanood ko, parang binayaran ko lang yung post-credit . No? So, mga nyo pa nakapanood, pag napanood nyo, ang hihintay nyo lang doon yung end credits, no? Yung post-credit, kasi talagang maganda yung post-credit, no? Yung sabihin, baka makapag-spoil pa ako, although medyo matagal na showing to, hindi ba nakapanood, panoorin nyo po, no? So, ito yung Miss Marvel na pop. Maganda yan ito . Maganda yung pop ito. Nakita ko yung si Goose, yung plurking, na maraming plurking ba? Parang yun yata yung ano . Tapos yung powering up na Miss Marvel. Hindi ako Miss Marvel fan, pero naganda na ako dun sa pop na nakita ko sa mga leak, sa mga napag-open na, sa kayong leak sa YouTube, no? Naganda na ako dito sa pop na to, no? Kaya I think ito mas magaling i-dispose to kaysa dun sa dalawa. Pero sana, kung magustuhan natin, tatago ba natin? Baka hindi na. Hindi ako fan na ng Miss Marvel . Saka ng, hindi ako ganun ka-fan ng Avengers, no? Okay. So, maganda pagkakabalot niya. Sipag nung atin ni Ed . Ito. Miss Marvel. Ito lang sa ating bubuksan, guys, no? So, medyo mahaba yung video. Pasensya na. Ito yung ating subscription. Ito yung last. Meron tayong parating yung mga naging move, mga ano nila. Meron pa tayo, no? So, abangan nyo yung mga... Yung X-Men 87, parating na rin doon, okay? Yung pinakainintay ko kasi kinakalaman pop na. So, buksan natin to. Also, $30 ang amount nito, no? Lahat ng Marvel Collector Corps, $30. Paano ba to? Ganyan ba yan? O ganito? Parang pa ganito yata. Ito yung sign ng tatlong Marvel, no? Sama-sama. Yung tatlong Marvel ang pangalan. Ito yung susunod, no? Shaden! Meron na lang tayo niyan. Tapos ito yung pin. Tsung, si Goose. No? And then, ito ang ganda. Ito ang ganda ng t-shirt. Gusto ko t-shirt ito. Ito may papel, oh. Yung sa wala, oh. Ganda ng t-shirt ito. Atin to, for sure. Susot natin to. Ganda, oh.
Ganda. Ganda niya. Gusto ko yung kulay niya. Tapos, yung pop niya, eh, nakapapel. Inspired naman ang papel eh, pero itong ano, Guardian hindi, no? So, maganda nga, oh, maganda yung pop niya actually, kahit nakapapel pa. So, buksan natin. Careful. Yan, baka madami dyan. Okay, buksan natin. So, si Goose muna, buksan natin. Di ko lang, protection ba to o ano? Protection sa dust? Kasi parang wala naman siya silbi sa ano, protection sa ano, sa damage ng box eh. Parang walang magagawa eh. Pero siyempre, ingatan pa rin natin. Bag natin dyan, okay? Ito yung si Goose with Flurkins, yung mga... Oh, hindi ko nasabihin, sorry. Baka may spoiler, yan. Ito yung indication na Marble Collector Craft siya, sticker. Okay, ito maganda yung box. Walang damage. No? Maayos yung box na lahat. Okay, so tingnan natin PPG price ng Flurkin. Sorry, ni Goose with Flurkin. Tingnan natin. I think may value ng konti ito kasi may... Ako nagandaan ako eh. Nagandaan ako dito actually. Uy, ayaw. Goose with Flurkin. Ayan. Goose with Flurkin is... Oh, $28. Dito pa lang, bawi na tayo. So, $28 si Goose and Flurkin. Tapos, itong itong Captain Marvel na to, I think this is Captain Marvel. Maganda rin yung pop nito. Haba ng video natin kasi yung clippings pa, papakita ko pa sa inyo. Okay, careful. Yan, no? Captain Marvel na powering up. Good condition ng box, mint na mint, okay. Ang gusto ko yung ano na to, pop na to. Ang ganda ng pagkakagawa actually, tignan nyo, parang mayroon siyang energy. Ang ganda siya. Ito, to overall ah, tong MCC na to, medyo maganda for me to. This good. Sana ganito yung mga nilalabas ng MCC, no? Quality para maganda naman yung maging value ng item. Tingnan natin to, si Miss Marvel, magkano? Miss Marvel, how much is you? Miss Marvel is MCC $30. So, di ba? Good to. Good tong box na to. Tong Miss Marvel. Yung movie lang ako hindi nagandahan. Pero, yung box niya, yung MCC niya is good, no? Maganda yung ano, maganda. Maganda actually yung ano, maganda yung pop na nilagay na ginawa na rito. Good job ang pangko rito, no? Saka yung shirt. I love the shirt, no? Yung pin, sigurado magugustuhan ni parang Ed yan. No? And hopefully, alam ko, gusto nyo na makuha yan. kaya kailangan ko nang ishoot tong video to para makuha niya na yung pin. No? Kasi alam niya, ishoot natin ito. Eh. So, yun yung mga nakuha natin guys. No? Kumpitin natin kung magkano. Babalik ko lang tong papel sa pen ni Flurkin. Goose with Flurkin. Ano yun, naka-experience na ako nito eh, kasi yung Spider-Man din, ganito. Label natin na maayos yan. Yan, ako, diba? O, diba? Natin yan. Si Flurkin, yan, tawin natin. T-shirt! Excuse me. Ayun, t-shirt, maganda. Gusto ko lahat nung nakita ko rito sa box na to. No? Ayun yan na pumasok. Tumatama. Ano yung tumatama? Ayun, okay na. Ayan. Yung t-shirt okay din. No? Good yung t-shirt. Ito, good yung box. Yung sa Guardian, yung t-shirt, good siya. Okay sa akin. Pero hindi akong ganun nagandaan doon sa mismong pop. No? Okay sana yung Ayesha, sana yung Adam Warlock. Hindi na lang. Siguro, mas okay kung ginawa nila yung isa sa mga assistant ni High Evolutionary. O kaya, siguro yung ano, mas gusto ko doon yung ginawa nila siguro yung sorcerer na parang kulay pula sa Ravager, sana yun ang ginawa nila, mas maganda, no? So anyway, compute po tayo ngayon kung magkano yung ating nakuha sa lahat ng ating na-acquire. Yung t-shirt, saka yung comics natin isama. Pero yung naka-CGC isama natin, ha?
So lumalabas, ilang dollars mo? 9 plus 9 plus 11 plus 60 20 times 50. Take na lang para pareho compute. Then, 56 daw ang dollar ngayon. Okay. Pumaba. So 49 plus 27 plus 600 plus 19 plus 1000 plus yung shipping natin na umabot ng 2,240. So lumalabas, acquired na ang item cost natin is 13,444. Yun po yung item acquired, no? Item cost, and then compute natin kung magkano aabutin yung ating at item value. Okay? So by dollars to 28 plus 30 16 plus 29 plus 30 plus 23 plus 32 pl2,000. Okay, so lumalabas guys, ang acquired natin is, ang value is 21,468, tama ba? 21,468. So total nito, okay, so gain tayo ng 8,044. Okay, so gain tayo ng 8,044 sa lahat ng acquired natin dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Okay, so yun lang guys, medyo mahaba-haba na, no? Abangan natin yung next nating video. Sana dumating na yung isa pa nating packages. Doon, medyo marami-rami talaga yun. Anyway, yun po muna. Medyo mahaba na. And kung nagugustuhan nyo yung ginagawa natin dito, please subscribe po sa channel natin, no? Tapos yung ano natin, yung ating display cab na may mga binibenta ron. Tingnan nyo kung ano magustuhan nyo, no? So, pasok po kayo doon sa, punta po kayo doon sa Collective Base sa Theater Mall sa Green Hills. Yung cab natin is cab 114, no? Doon po yung mga toys natin, yung mga NBAs, Funko Pops, Marbles, at kung ano pa, no? Marami doon. So iba't iba, silipin nyo, okay? And then syempre sa online na store natin, sa group page po na, group page ba yun? Fan page, ano ba tawag doon? O doon sa page po natin, Nicknock Finds, hanapin nyo po yun. Makikita nyo marami na tayong mga sale doon na binibenta ang mga Funko Pops, mga iba pang mga bagay-bagay. Even t-shirt meron po tayo dun, okay? So maraming salamat guys. Keep it safe and happy hunting to all. Bye! Nick Knock Talk. Woo!